Magandang araw sa lahat ng SSS pensioner. Tayo ay magbibigay lamang muli ng kaunting kalaman, kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin nyo ang video na ito, dahil malaking tulong ito para sa inyo. Gusto nyo na ba itong malaman? Halina at atin na itong talakayin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating video, siguraduhin na ikaw ay nakasubscribe sa ating YouTube channel na Balita ni Juan. Narito na ang latest advisory ng SSS para sa inyo. Good news, sa lahat ng SSS pensioner, kakapasok lang na balita. SSS 200,000 pesos pension loan, sa lahat ng retiradong SSS pensioner, maaari nang gawin, kahit na sa loob pa kayo, ng inyong tahanan. Tama ang narinig nyo, 200,000 pesos, ayon sa ginawang anunsyo ng SSS. Kwalipikado nang mag-apply ang mga retirado ng SSS. Kung ito ay mayroon ng, una, may SSS account sa SSS website. Pangalawa, 85 taong gulang pababa sa huling buwan ng termino ng loan. Pangatlo, walang kaltas sa monthly pension o existing advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Loan Assistance Package. Pang-apat, regular nang tumatanggap ng monthly pension at ang status ng pension ay active. At ang pinakahuli, may valid disbursement account na naka-enroll sa Disbursement Account Enrollment Module. Paano nga ba mag-apply? Mag-login lamang sa inyong may SSS account sa SSS website at i-click ang Apply for Pension Loan sa ilalim ng Tab Loans tab. Piliin ang Disbursement Account kung saan nais matanggap ang proceeds ng inyong pension loan. Kung wala pang napiling account para sa pension loan disbursement, piliin ang nais na pension loan amount mula sa mga naka-display na computation sa pamamagitan ng pag-click ng Submit button sa ilalim ng napiling computation. I-check ang lahat ng detalye ng aplikasyon, pagkatapos ay i-click ang maliit na box sa ibabang kaliwang bahagi ng Acknowledgement Agreement box. Ibig sabihin nito, sumasang-ayon kayo sa halaga ng pension loan na nakasaad sa disclosure statement sa pagbabawas ng buwan ng amortization. Mula sa inyong pension at sa terms and conditions ng pension loan program, makikita sa screen ang terms and conditions ng pension loan, i-click ang I have read and agree to the terms and condition button para magpatuloy sa application. I-click ang disclosure statement at mag-download o mag-print ng kopya nito. Isara ang disclosure statement page para mag-activate ang submit pension loan button at i-click ang submit pension loan. Pagkatapos ay mag-submit ang application, makakatanggap ng notification na approved na ang inyong pension loan application. Isang email notification na nilalaman ang detalye ng inyong pension loan application ang ipapadala sa inyong registered email address. At sa loob ng 3 araw, matapos mag-submit ng inyong online application at ang real-time approval nito, may papasok na ang pera sa alinmang valid disbursement account na inyong pinili o ATM. At ito ang mga sumusunod, SSS Unit Card na naka-enroll bilang ATM card. Pangalawa, Pension Savings Account sa Peso Net Participating Bank. Pangatlo, UBP Quick Card. Tandaan, maaari mag-apply hanggang sa maximum na 200,000 pesos na maaring bayaran sa loob ng 6, 12, at 24 months na mayroon lamang napakaliit na interest na 10% kada taon na maaring gawin kahit nasa loob mamang ng inyong tahanan. At ito lang muna ang ating SSS update. Sana kami ay nakapagbigay sa inyo ng kakaunting kaalaman. At kung sakaling kayo ay may munting katanungan kaugnay nga sa inyong SSS account, ilagay mo ito sa comment section at ating babasahin isa-isa. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe sa ating channel na Balita ni Juan.